agresibo, upak lang upak, hindi yung maghintay sila na sila pag-upakan o yung mga civilian ang upakan. Upakan na lang yung mga kriminal, yung mga sindikato na yan. Meron man silang intelligence about that. Ay, kompleto sila ng holdings dyan kung sino yung mga tao na yan. At they should do the preemptive actions para hindi na ito makapang-pamiyasa pa. Upakan ninyo, PNP, huwag kayong maghintay na yung makapangakuha naman ito, makapanakot ng tao itong mga kriminal ito. Tama yung sinabi ni Vice President Inday Sara. Show no mercy to these criminals and terrorists. Kasi kung hindi mo ito sila takutin, tayo ang tatakutin itong mga gago na ito. Kaya tama lang talaga, dapat unahan natin sila, takutin natin sila para hindi na magagawa ng katarantaduhan. Mga kababayan, tahas ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa isang media briefing na ginanap kahapon dyan sa Senado na huwag magpapauna sa mga kriminal at teroristang grupo ang ating mga kapulisan. Ayon kay Senator Bato, dapat maging agresibo at upakan ng upakan ang mga kriminal at huwag magpapauna sa takot dahil hindi sila masasawata kapag ganito ang magiging estilo ng mga kapulisan laban sa mga kriminal, partikular ang mga kaliwang grupo na CPP-NPA. Ang ipinupunto dito ni Senator Bato, mga kababayan, ay masyado daw tahimik at mabait si President Marcos kumpara kay Pangulong Duterte. Kaya tila nagsasamantala ang mga kaliwang grupo laban sa pang-aabuso hindi lang sa mga kababayan nating inosente kundi pati na rin sa mga otoridad. Sama-sama nating panuorin ang live interview kay Senator Bato at pakicomment nyo na rin, kabayan, ang inyong mga opinyon at sariling reaksyon dito sa videong ito. Pag granting na totoo talaga yan lahat, dahil as of now, PNP is denying such reports na totoo daw nangyari, hindi daw totoo nangyari. Parang mga hoax yung ibang reports. But itong source naman natin na iba is from the civilian themselves na mismo ay victim na ng kidnapping. Then I am very much alarmed being the chairman of public order and dangerous drugs. I am very much alarmed. So dapat kikilos ang PNP dito ng mabilis para maaksyonan at makakita ng results. Otherwise, itong mga tao na ito, feeling ko sila forgive me for my conclusion. Feeling invincible again sila with the exit of President Duterte from Malacañang. Feeling invincible sila. So, ito nga, they're testing the waters. Pwede pala. Oops, pwede. Again, tira tayo. Oops, pwede. Walang problema. Tira na naman. Hanggang sa aabot ang punto na hindi na ito makukontrol natin yung peace and order situation, which I hope will not happen. Will not reach to that level na uncontrollable na. Pero as of now, I'm still very confident with our PNP. Sir, nakikita nyo ba kinikilos naman? Kasi parang sabay-sabay, hindi lang isa-isa. Ibang-ibang lugar. Tapos siya parang invincible yung mga criminals, yung mga undocumented. Kaya nga, dapat it's just sayang lang. Hindi naman. I'm no longer with the executive branch of government. At sana ko itong position ko ngayon na andito ako pero nasa Senado ako. We are limited to our oversight function over this law enforcement agencies. Eh kung nandiyan lang ako, kahit na in any capacity na pwede kong gampanan, tama yung sinabi ni Vice President Inday Sara. Show no mercy to these criminals and terrorists. Kasi kung hindi mo ito sila takutin, tayo ang tatakutin ito mga gago na ito. Kaya tama lang talaga, dapat unahan natin sila, takutin natin sila para hindi na magagawa ng katarantaduhan. But that's true,
Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Mag-initiate pa kayo na magpatawag ng inquiry on this? Yes, I'm just waiting as per information, I was informed by you that one of my colleagues is authoring a resolution to that effect. So once it reaches my committee for referral, then I will do the immediate action. Kailangan malaman talaga natin to. Anong, what's the real score? What's the real picture? What's the real situation? Dahil nga, unless makakuha tayo ng official and accurate reports coming from the Philippine National Police, then we can be assured na ito talaga ang totoong situation. Hindi yung gustong papalabasin ng ibang tao. Sir, I just hope. Agresibo, upak ng upak, hindi yung maghintay sila na sila pag-upakan o yung mga civilian ang upakan. Upakan na lang yung mga kriminal, yung mga sindikato na yan. Meron man silang intelligence about that. Ay, kumpleto sila ng holdings dyan kung sino yung mga tao na yan. At they should do the preemptive actions para hindi na ito makapang pamihasa pa. Upakan ninyo, PNP, huwag kayong maghintay na yung makakapangakuha naman ito, makapanakot ng tao itong mga kriminal ito. Sir, sorry pa kung mag-misinterpret kayo. Ano yung sabihin ng upakan? Upakan through legitimate police operations. That's what upak means for me. Hindi yung upakan na kahit walang ginagawa, upakan mo. When I say upakan, I've been the chief of the Philippine National Police. I've been the senator for 3 years. Hanggang ngayon, i-misinterpret pa rin ninyo ako pagdating sa term na yan na upakan. Upakan through legal means. Upakan through legitimate police operations. That's it. Sir, kaya parang sinabi ko nang hihinayan ka na parang hindi ka na directly involved. Pero if you're nandun ka pa din, ano sa tingin mo, aside from upakan, paano natin magiging mas more yun yung sense of security ng mga Pilipino? Just like what I did when I was a chief in bill. No, I will tell them. Bakit bumaba ang krimen nung panahon natin nung akong chief in bill? Bakit nagtatago yung mga criminal na yan? Bakit nagtatago yung mga drug personalities? Dahil takot sila. Are you saying, sir, na ngayon medyo hindi takot? Ha? Hindi sila takot. Kung takot sila, bakit sila gumagawa ng krimen? Di ba? Hindi sila takot. Wala silang respeto sa ating kapulisan o sa ating gobyerno. Kaya bakit sila gumawa ng ganun? Pero pag sila iupakan, matatakot yan. Hindi kulang yung police visibility, sir. Isa rin yan, isang factor din yan. Police visibility can preempt crimes. Pag nandiyan palagi ang police, kahit ating gabi, madaling araw na sa mga kalsada, chances are na pag mayroong gumawa ng krimen during those times, ay may chance talaga na ma-intercept ng polis. Pero pag patulog-tulog ang polis sa istasyon or walang ginagawa, ay the criminals own the streets. It's not the peace-loving people and the law enforcers owning the streets, but it's the criminals. So, sir, dapat bang mas maging alert ngayon yung mga otoridad? Kasi nga, bukod sa mahirap ang buhay, di ba kapag Berman, parang tumatas nga yung... Everybody needs money for December. Di ba? Lahat tayo pag kling-klong sa mga mall, ang daming gusto mong bilihin, andar na naman yung criminal mind mo, wala akong pera pang bili, ayun na, maghanap ako ng titirahin ngayon para magka-pera ko. Yan yung mga criminal na pag-iisip. Kaya expected mo yan, tataas at tataas yung krimen pag beer months na. At saka alam nila na maraming tao, na maraming pera nagsisirculate sa community, because it's Christmas time. Time for spending. Sila naman, time for looking for money through illegal means.